bakit nababawasan ang aking subscribers? Nandito ka ba at nagtataka kung bakit nababawasan ang inyong mga subscribers? Tara, pag-usapan natin yan. Hi guys, it's me again, Akel, and welcome back to my channel. At kung bago ka pa sa aking channel, don't forget to subscribe my YouTube channel at click mo na rin ang bell button para updated kayo lagi sa aking mga video. Bilang baguhan na pumapasok sa mundo ng YouTube, ay dapat nating malaman ang platform ni YouTube. Ito ay pinapatakbo ng isang sistema na tinatawag natin na algorithm. Ang algorithm ay maihahalin tulad natin sa isang napakalaking calculator. Algorithm ay isang machine na naglilista ng mga oras, text, at marami pang iba. Pagkatapos, kanya itong kakalkulahin at pag-aaralan ang mga data sa kanyang computer para gamitin niya ito sa isang future problem na pwedeng mangyari. Bakit ko sinasabi sa inyo ang algorithm? Dahil siya po ang number one ng dahilan kung bakit nababawasan ang ating mga subscribers. Bilang mga YouTubers, syempre hindi pa tayo mga sikat. Tayo ay naghahanap ng mga tao na manonood sa ating mga videos na magiging potential subscribers. At syempre, excited tayo na makuha natin ang requirements ni YouTube para dito sa sinasabing monetization. Dahil pag hindi mo nga naman na-reach ang 1K subscribers at 4,000 WH or watch hour na sinasabi nila, ay hindi nga naman tayo mag-uumpisa na magkaroon ng sahod. At syempre, hindi naman lahat makukuha natin sa simple. Kailangan din nating paghirapan ito. Kaya naman, karamihan sa atin ay nakikipagpalitan ng subscribers para mas mapadami ang ating mga subscribers at manood sa ating mga vlog. Syempre, kung hindi mo nga naman sila isusubscribe, ay hindi ka rin nila babalikan. Or, hindi mo sila panonoodin, hindi ka rin nila panonoodin. Kaya, tayo mga baguhan mga YouTubers ay naghahanap tayo ng mas maraming mga tao para mag-subscribe sa atin at manood sa ating mga vlogs. At syempre, kailangan gawin din natin itong kapalit sa kanila dahil kung hindi natin gagawin ito, ay hindi rin nila gagawin yung gusto natin, diba? Which is, yun yung pag-sub to sub na kailangan i-subscribe natin sila at kailangan balikan din nila tayo. Karamihan, lahat nababawasan ng mga subscribers. Hindi lang ako, alam ko kayo dyan ng mga nanonood, nababawasan din kayo ng mga subscribers. Sa akin, araw-araw, 100 to 200 ang nababawas sa aking mga subscribers. Hindi ko lang alam sa iba kung ilan ang nababawas sa kanila. Pero, sabi nga nila, mayroon daw email si YouTube na mas mahirap na daw ngayon at maraming nagsasabi. Siyempre, iba-iba sila lahat kung ano nga ba talaga ang totoo or hindi. Para sa akin, kaya nababawasan din ang subscribers dahil yung iba ay nag-unsub din sila. Which is, yun nga yung kapag hindi ka lang nanood sa kanila, ay tatanggalin na nila ang dikit sa'yo. Yun yung sinasabi na sub to sub. Kasi hindi naman sa lahat ng araw, kada upload nilang lahat, ay mapapanood mo syempre sila. Syempre, lahat tayo may mga kanya-kanyang gawain sa bahay, sa work, or sa family natin. So, hindi lahat ng upload ng mga subscribers natin sa YT natin ay panonoorin natin lahat yun. Mas marami pa din tayong hindi napapanood ng mga vlogs nila. Kaya yung iba ay ina-unsub tayo. Kaya mabilis na nababawasan ang ating mga subscribers. Hindi naman kasi tayo mga artista, 'di ba, para dumami agad ang ating mga subscribers. Tayo ay maliliit pa lang na mga subscribers at naghahanap tayo ng mas maraming didikit sa atin at manonood ng mga vlogs natin. Yun nga lang, mas marami pa rin ang mga wagamama or makasarili na once na hindi lang pinanood ang mga vlog nila ay nagtatampo sila at ina-unsub agad nila. Sinasabi nila na etong taong to, hindi naman pumupunta sa akin, hindi naman to nanonood, so tatanggalin na kita. Ganun po ang iba, tinatanggal po talaga nila ang subscribers. Kagaya ko, marami na wala sa akin, pero okay lang din naman yun. Nasa sa kanila na yun kung tinanggal nila ako. At syempre, alam ko din na tinanggal lang talaga nila yun. Hindi lang naman talaga si
YouTube ang nagtatanggal ng lahat ng yun. Dahil mismong napatunayan ko talaga na tinanggal nila mismo dahil sa ito nga meron nga ngayong nauuso na paangat program, 'di ba? Kapag pumasok ka sa LS nila na nagpapaangat sila na kesyo, 30 to 50 bananas ang maibibigay sa iyo kapag nag-stay ka sa mga live streaming nila. So sabihin na natin hindi mo kaya mag-stay ng 5 to 6 hours sa live nila, 'di ba? Ako naman nag-i-stay ako hanggang 2 hours lang talaga ako. Yun lang talaga ang kaya ko dahil sa kalagayan ko din ngayon, bawal na rin sa akin magpuyat ng magpuyat or bawal ako magbabad sa YouTube talaga. Kaya ako, hanggang 3 hours lang talaga ako pwede sa YouTube. Yun lang ang pwede sa akin yan dahil mahina ang katawan ko. Mas mabilis ako magkasakit ngayon. Kaya sa mga paangat, sumasali ako dati. Ayun nga, sumali ako, nabigyan naman ako ng maraming bananas. Yun nga lang, ayaw nila na basta-basta ka umaalis. Ako naman nagpapaalam ako sa kanila. Which is, kahit magpaalam ka pala, tatanggalin pa rin nila ang pagdikit sa'yo. So ako, syempre, chinek ko nung time na yon kung ilan ang dumikit sa akin. Then after 30 minutes, biglang tinanggal nila lahat ng kung ilan yung dumikit sa akin, yun din yung tinanggal talaga nila. Halimbawa, 30 ang dinikit sa akin, 30 din ang aalisin nila, saktong-sakto ang inaalis nila. Kasi sinasabi ng iba na kesyo hindi naman to nag-stay ng 5 hours, kung ilang oras sila nag-live stream. Kasi syempre, yung iba naman, wala naman silang trabaho, 'di ba? Wala din silang alagain, wala silang gawain sa bahay, kaya pwede silang mag-stream ng ganun kahabang oras or pwede silang mag-stay ng ganun. Sa akin or sa inyo dyan, sa mga nanay dyan na katulad ko, hindi po talaga makakapag-stay ng ganun kahabang oras. Ako masasabi ko, 2 hours pwede ako mag-stay. Yun nga lang, medyo yung iba kasi parang gusto nila mag-stay sa kanila ng ganun katagal hanggang start hanggang matapos dahil kesyo nagpalista ka, ganun-ganun, bla bla bla, diba? So, kailangan mag-stay. So, hindi po pwede ng ganun. Tinatanggal nila yung ibang mga dumikit sa'yo kasi sinasabi nila na paano naman nadikitan namin tapos hindi pala kami madidikitan. Pwede namang mangyari na yung mga nag-iwan ng bakas, pwede naman talagang balikan. Di ba, pagtapos na yung gawain ng bahay. Yun nga lang, yung iba, nagmamadali po talaga. Inaalis agad nila, kesyo hindi ako babalikan yan. Unfair. Huwag po tayo masyado makasarili sa mga, sa subscribers na yan. Dahil po, lahat naman po mapupunta. Hindi nga lang po agad-agad. Ipapakita din ako dito na email galing kay YouTube. Pero itong email na ito ay hindi po sa akin. Galing po ito sa email ng isa kong friend sa YouTube. Which is, itong email na to ay paangat po. So ayan, kung nakita nyo na, ayan po ang email ni YouTube sa nagpapaangat. So yung email yan, email po yan sa kaibigan ko na nagpapaangat po siya. So sinend niya po yan sa akin at pinakita na kada nagla-livestream po siya na paangat, lagi pong may mail sa kanya si Whitey. Masasabi ko lang, sana kung nag-stay sa inyo ang isang tao na 1 to 2 hours, then after nun biglang umalis na sila dahil nga syempre lahat naman tayo busy. Then afternoon, yung ibang host sinasabi na baklasan natin to. Sana naman huwag niyo nang gawin 'yun kasi nag-stay naman sa inyo yung tao na 1 to 2 hours, 'di ba? Laking tulong na rin po 'yun sa inyong mga host na nag-stay sa inyo ang tao na hanggang 2 oras. Pero bakit kailangan pang pabaklasan porket ba nawala na sila? Porket ba nag-out na? At sinasabi niyo dahil hindi nag-stay. Syempre, laking tulong na rin po sa inyo yung mga host na nag-stay sa inyo ang tao ng 1 o 2 oras. Pero dapat hindi niyo na kailangang bawiin yung mga pinadikit niyo kasi syempre, sayang din naman ang pag-stay nila sa inyo ng 2 oras, 'di ba? So kung nag-iwan naman sila ng tamang bakas sa dinikita nila, mababalikan at mababalikan po nila ang mga taong nag-iwan ng tamang bakas. At syempre, sa mga spam naman po, hindi po natin alam doon kung babalikan nila or hindi. Kanya-kanya naman po kasi tayo eh. So para sa akin po, sa opinion ko lang po kasi, ay kung nag-stay man sa inyo ang tao, huwag nyo na lang baklasan na iniisip nyo na baka hindi na mabalikan.
mag-iwan lang po ng tamang bakas para po mabalikan. Yun lang po ang masasabi ko sa mga nababawasan ng mga subscribers po dyan na katulad ko. Dahil isa rin po ako sa nabawasan ng subscribers. At hanggang dito na lang ang ating video. Gusto ko lang mag-thank you sa inyong lahat sa walang sawang panonood nyo sa aking mga vlogs. Thank you very much. Sobrang appreciate ko po talaga ang panonood nyo. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button para updated kayo lagi sa aking mga videos. Ang algorithm ay maihahantil.